umamin na po to si Senator Aimee Marcos sa isa po niyang panayam na totoo yata na nabudol yung 31 million. Alam nyo, madaling sabihin na nabudol, no? Pero ito po si Senator Aimee, ate yan, ha? Ito ang mali dito sa mga to, sa mga Marcos loyalists. Ang sinasabi nyo, actually, ang binabanatan ni Senator Aimee for the longest time. Mukhang ngayon lang siya bibira talaga sa kanyang kapatid. Pero the longest time, ang binabanatan ni Senator Aimee, si Martin Romualdez. Pero kayo, dahil nahalata kayo, hindi kayo Marcos supporter, eh. Martin Romualdez supporter kayo, no? Nahalata kayo. Kasi bumibira kayo kay Senator Aimee. Samantalang ang gusto ni Senator Aimee, maitama yung mga pagkakamali ng kanyang kapatid. Kaya niya po nilalantad yung gustong gawin ni Martin. Biruin ninyo, tama yun si Senator Aimee. Ilang dekada po silang siniraan. Dekada po silang siniraan. Di po ba? Tama yun, eh. Tapos nabigyan sila ng second chance sa pamamagitan ng pakikipag... yan nga. Hindi lang naman po sa eleksyon itong pinag-uusapan, eh. Buhat po ng umupo si Pangulong Duterte, nakikipag-alyansa na yung mga Marcos. In fact, yung mga vlogger nyo ngayon, panay Duterte po yan. Sabihin nyo yung mga sikat na vlogger ng BBM vlogger, panay po Duterte vloggers po yan. Akala ko nga Duterte yung mga yan. Nabigla ko, eh. O yung pong dinikit nyo ng dinikit, yung mga Marcos sa Duterte, na sila yung apparent heir, itong si Bongbong Marcos. Yan. At talagang yung mga vlogger na nagkunwaring mga Duterte para sa ganun, kuha na nila yung Duterte na mag isa lang yung Duterte at mga Marcos. Ganun talaga, eh. Ganun po nagsimula yan, eh. Kasama yan si Mike Abe na Duterte. Yan yung sinasabi sa inyo ni Senator Aimee. Nabigyan kayo ng pangalawang pagkakataon. Pero ang pinili niyong maging kakampi ngayon, yung mga dilawan na walang, sila po yung kalaban ng mga Marcos, sila yung nagpatalsik sa inyo. Sila yung mga nanira sa inyo na walang humpay. Yung kakampi ninyo na mga Duterte, yun po yung pinipilit niyong sinisira. Ayan ang katotohanan. O ngayon, anong sabi ni Senator Marcos? Ngayon po, ngayon lang po, sa totoo lang, ngayon lang po talaga, direkta na bumira na si Senator Aimee para matauhan yung kapatid. Nabudol yung 31 million. Alam niyo kung bakit? Ito po, mga pahayag ni Senator Aimee. Ine-expect natin dahil Tatak Marcos, ginagamit niya na ngayon yung kanyang ama. Yung ama niya, yung sinasabi niya Marcos na tila humihiwalay. No? Si yung akala ng 31 million magiging matatag, papunta tayo, kaya nga nag-Department of Agriculture. Ano ba purpose nung pagde-Department of Agriculture ni Pangulong Marcos, no? Para sa agriculture natin, magkaroon tayo ng food security. Magkakaugnay po yan, eh. Nag-DA secretary siya sa kasabay na pangbanggit niya ng 20 pesos na bigas. Yun yung pangarap. Yun yung purpose ng pagdi-DA secretary niya, no? Mabuhusan niya yung pondo yung Department of Agriculture para sa ganun, matulungan yung mga magsaka, mapaunlad yung kanilang kabuhayan. In return, dadami yung ani natin. Pag maraming dami, dumami yung ani natin. Magiging self-sufficient tayo sa bigas. Magiging 20 pesos ang bigas balang araw. O, yan yung isa. Mga major po itong sinabi ni Senator Aimee. Ngayon, ano na tayo ngayon? Bakit tayo nagpunta sa Vietnam? Nakipagkasundo tayo sa Vietnam para supplyan tayo ng bigas for the next 5 years. Wala na yung self-sufficiency. Yung sufficiency na ng bigas natin. Yung pag-i-import sa Vietnam. Maganda po yun. Kaya lang hindi yun yung original na target, eh. Ang original na target natin, kaya kayo nag-DA, di ba? Nag-Department of Agriculture para maging self-sufficient na tayo kahit sa bigas man lang. Okay. Ikalawa, ito po yung matatak daw ng Marcos, sabi ni Senator Aimee. Yung Marcos, tatak na Marcos na tatay niya. Mass transportation. Tama nga naman. Dahil po si
si President Marcos, yung tatay, ang unang nakaisip nung unang nagpatupad ng mga mass transportation katulad ng LRT. O ngayon, ano na ngayon? Yung infrastructure. Ngayon, ano na yung infrastructure? Alam nyo, sa totoo lang, dyan po nyo madi-differentiate. Dyan nyo po madi-differentiate yung nagawa ngayon ni Duterte at saka ng administrasyon na to. Bakit po nagkukumahog? No? Bakit po nagkukumahog na umikot pa rin ang umikot sa iba't ibang bansa at baguhin ang konstitusyon? Isa lang po yan. To attract foreign investment. To attract. Bakit po? Tigil eh. Wala na po nagpupondo. Ang pangunahin pong pagkakaiba ni Pangulong Duterte, kaya po siya may build, na hindi na po aaminin nito ngayon ng mga kasalukuyan, no? Yung ability ni Pangulong Duterte na makakuha ng pondo, mapondohan yung kanyang proyekto. Akala nyo sasabihin lang na itutuloy namin. 1 million pa bahay taon-taon. May basehan po yan. 20 pesos na bigas, may basehan po yan. No? Meron pong basehan lahat yan. Kaya po ganyan na 1 million. Binase po yan, sabi niya nga, build better more eh. Di ba? Mahirap pong hindi ko po maintindihan kung bakit po nanalo kayo, magkasama kayo ng mga Duterte, nanalo kayo, ang kinampanya nyo ay unity, nanalo kayo, ang kinampanya ninyo ay tutuloy ninyo yung magaganda, yung mga proyekto ni Pangulong Duterte. Nung nanalo na, bigla kayo nag-eksperimento. Alam po ninyo, magkakaugnay po yan. No, may ugnayan po si Duterte sa pag-unlad ng Pilipinas. Nagkataon lang na kaya po naantala. Kasi nga, nagkaroon lang ng pandemya. Bagsak ang ekonomiya ng buong mundo. Alam niyo po ba kung anong pinakamataas na inabot ng ekonomiya natin? 2019, no? 2018. Kailan ba nagka-pandemya? Basta yung huling taon na walang pandemya. 2019? Yan, 2019. Yan po pinakamataas na inabot ng ekonomiya natin. Kaya nga po sila anong pangalan nun? Yung matandang munsod, no? Si Sulita Munsod. Kaya lang, medyo nag-ulyanin lang si Sulita Munsod. Hindi niya alam na ang presidente noong 2019 ay si Duterte din. Kinakantsawan niya si Duterte, no? Dahil bumaba daw po yung ekonomiya natin noong panahon ng pandemya. Samantalang noong 2019 daw, ang taas-taas na nang inabot. Hindi lang naintindihan ni Winnie Munsod na 2019, presidente nun si Duterte pa rin. Okay? Sa madaling salita, mga kapatid, kung tinuloy po sana. Pakinggan muna natin, ha? Baka kasi may nakalimutan ako. Ito ang dahilan ni, sinabi ni, kung bakit po nabudol yung 31 million. Ano lang naman to, wala pa isang minuto. Pakinggan na lang natin si Senator Aimee. Ito po ang kanyang dahilan kung bakit nabudol ang 31 million. Laking bagay ng 31 million votes, di ba? Ang tao, parang nabudol. Bakit akala natin mapupunta tayo sa agrikultura? Akala natin public transport? Akala natin dun sa infrastructure? Kasi yun ang may tatak Marcos, di ba? Aba, ba't nauwi dito sa tsa-tsa? Kaya nahihilo yung tao. At minsan tinatanong sa akin, ma'am, iba yung binoto natin. Bakit tayo nabudol nito? Ayun po, no? Yun yung tatak Marcos na ine-expect natin kasi meron na tayo eh. Di ba? Pero yun nga yung bago sa kanya dapat, yung agrikultura. Kasi susundan niya, kung ayaw niya sundan si Duterte, gusto niya yung tatak Marcos. Yun yung tatak Marcos, di ba? Masagana 99, di ba? Mass transport, LRT. Tapos yung mga malalaking infrastructure, mas malaki nga lang yung kay Duterte. O, yun po yung ibig natin sabihin eh. Kung sinundan lang yun ni PBBM, hindi po eh. Ano po ang pinagkakaabalahan ngayon? Imbis po na yun ang pagkaabalahan. Kaya po, bakit ngayon lang po sinasabi ni Senator Aimee na nabudol tayo?
Kasi alam niya yung direksyon eh. No? Pare-pareho tayo ang direksyon ang idadagdag ni Pangulong Marcos kay Duterte yung food security. Ako nung narayan pa ako, yung pinagtatanggol ko pa yan. Yan po yun sa akin eh. Kaya siya nag-DA dahil sa food security. Titiyakin niya na hindi na tayo mag-i-import. Yun po yung target eh. Eh po siya, ngayon pa lang, limang taon, mag-i-import tayo sa Vietnam. O di wala na kagad, tapos na termino niya, nag-i-import pa tayo. Sinuko niya na kagad yung sa food security.